pampalaki at pampatigas ni Manoy, meron ding sabon na pampaputi at pampasikip daw. Ito yung mga produktong medyo sensitibong pag-usapan noon. Aba, pero ngayon, lantaran ng pagbebenta nito online at makikita na rin sa mga bangketa. Kaya naman hindi maiwasang malantad dito pati ang mga bata. Ang tanong, wala bang batas na nilalabag ang pagbebenta ng mga ganitong sex enhancers? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang pakikipagtalik ay natural na bahagi ng isang relasyon. Pero sa mga pagkakataon na nanlalamig na ang pagsasama, gumagawa ang iba ng paraan para manumbalik ang init. Pero ligtas at medically approved nga ba ang mga produktong makapagpapa-level up daw ng sex life? Sa palibot ng simbahan ng Quiapo, Manila, samot-saring mga produkto ang agaw pansin. Mga karton na may mga litrato ng masiselang bahagi ng katawan. Ang mga inilalako, adult sex toys, mga gel at tableta na di umano'y pampatigas, pampalaki at pampagana. Ito yung mga ilan lang doon sa mga produkto na pinapangako ay enhanced ang sex life mo. Tableta ito, nagpapalaki raw ng arep. 600 pesos din to, ha. Hindi siya mura. Ito naman, Men Enlarging Essential Oil. Doon din lang sa bangketa, 600 din ito pinupunas. Meron ding mga ganito sa mga babae naman, hinahalo sa kanilang inumin para ba-enhance naman yung sex drive. Kunwari, talagang interesado ka. Di syempre, una mong tanong dyan yan ba'y safe? Yan ba'y rehistrado? Sa Food and Drug Administration mo yan i-check. Meron naman silang FDA verification portal. Kung legal ang iinumin mong yan, nakalista dapat yan sa listahan ng mga aprobadong produkto. Halimbawa, itong Big Penis. Tingnan nga natin ito. Walang Big Penis. Hindi ito rehistrado. So, susugal ka rito. Itong Men Enlarging Essential Oil. Hindi rin rehistrado to sa FDA. Ito, hindi mo naman ito matche-check sa FDA verification portal. Dahil unang-una, ay banyaga ang mga letra. Pamantayan ng FDA. Kailangan, nasa packaging pa lang, yan money imported, meron na dapat English translation. Yung brand name, yung manufacturer's name, yung ingredients, yung paano mo gagamitin, yung dosage, dapat may English translation. Eh, kagaya ba naman ito na bili namin sa Quiapo? Eh, lahat foreign. Size matters. Yan ang mensahe sa likod ng ganitong uri ng sex enhancers. Kaya hanggang ngayon, naglipa na pa rin ang mga nagtitinda nito sa mga bangketa. Isa sa mga naniniwala rito si Omar, hindi niya tunay na pangalan. Minsan na raw siyang sumubok ng gamot na mas nakapagpapalaki at nakapagpapatigas daw ng ari. 23 years old po ako noon. Na-curious po ako. Inchuhin ko po. Parang meron pong isang botelya sa mesa o sa tokador niya. Puro Chinese. Na-curious ako. Siguro uminom ako ng 2 beses. Iba po yung pakiramdam ko. Kumakabog yung dibdib ko na parang di ko alam kung heartburn o ano. Niisip ko, tatayo yung manoy ko, pero ang nangyari ho, yung palpitate po, sobrang bilis. Simula noon, hindi na raw sumubok ulit si Omar ng kahit anong sex enhancer. Kasi nakakatakot to eh. Huwag na po kayong bumili basta-basta kung saan-saan. Lalo na yung sabay bangke-bangketa. Doon po kayo sa pinaka mga registered butika. Kung si Omar nakaranas ng side effect sa botelyang nabili sa bangketa, siniguro raw ni Jed na FDA approved ang isang enlarging gel na itinitinda at ginagamit niya rin mismo. Mas pinili niyang gumamit ng enhancer na hindi na kailangang inumin. Jed, kailan ka nagsimula na gumamit? January 2016. Then meron siya, nagkaroon siya ng pagbabago talaga. Nagkaroon siya ng medyo pagtaba po. Pero bago yung January 2016, issue mo na sa sarili mo. Naliliitan ka. Medyo nakukulangan. Siyempre, sometimes galing kang trabaho, then nagmamaneho ka, pagod ka.
Then habang ano yun, medyo lumiliit. Ano, may side effect ka bang na... Una-una, wala ko siyang side effect eh. Kasi external use po siya, hindi siya internal use na dumadaan sa internal organs natin. Hindi raw ikinahihiya ni Jed ang paggamit ng pampalaki ng ari dahil bukod sa dagdag kumpiyansa sa sarili, para rin daw ito sa pagsasama nila ng kanyang misis. Ang wife mo ba nakapansin ng diferensya? Yes po, opo. Ano sabi niya? Medyo nadibago siya. Sa isang relasyon kasi, hindi lang ho basta-basta pagsasama ng ano, mayroon ka may ibibigay sa partner mo na ano, na material na bagay. So, kailangan yun ng ano, ng sex type talaga ng 100% na proven talaga, na makapagpatibay talaga ng relasyon nyo. Ang mother of two na si G, naghanap ng solusyon nang mapansin niyang tumabang na ang kanyang asawa sa kanya. Merong time na parang hindi ko na na-arouse yung husband ko. Parang wala na kasing sensation ni dati. Magpepeke-peke ka na lang. May mga times na hindi na niya ako pinapansin kahit matagal kaming hindi nagkita. Months na kaming hindi nagtatabi pero tatalikuran niya lang ako. Yung mga ganun. Nawalan ako ng self-confidence, yung parang ang pangit-pangit ko na feeling ko. Yung sex life kasi, malaking factor talaga sa buhay mag-asawa. Mas nabagabag daw si G nang mahuli niya ang kanyang asawa na may kausap na ibang babae. Basta nahuli ko siya sa cellphone na meron talagang iba. Although hindi naman sila nag-prosper, nagtagal. Pero the fact na nahuli mo, syempre masakit yung bilang babae. Kaya nang makakita online ng sabong pampasikip na siyang sagot daw sa kanyang pinagdaraanan, hindi siya nagdalawang isip na subukan ito matapos masigurong FDA approved ang produkto. Meron kasi siyang tightening effect na talagang na-experience ko naman na naiba. Simula noon hanggang ngayon, mag-7 years ko na talagang ginagamit. So far, wala pa naman akong na-experience sa mga kahon-kahong na ibenta ko na bumalik sa akin, kinate, nagka-problema, wala naman. Pero payo ng mga long-time user at seller ng sex enhancers tulad ni Jed, siguraduhin nakilatis muna ng maigi ang mga produktong nais gamitin. Yung pig natin is napakadaling buksan. Itong original na to, crystal clear. 2018, may mga naglabasan po niyan ng mga fake, mga galing China. Yun po yung mga nabibili sa mga Quiapo, sa Recto, yung mga fake po na yun na hindi siya aprobado ng FDA. Ayon sa sexologist o sex specialist na si Doc Rica, natural lang ang maghanap ng mga produktong makatutulong sa sex life. Yung pangyayari na nandamig yung pagsasama ng asawa o kaya yung hindi nagiging confident sa ari, normal ito ha, na pangyayari lalo na sa society natin. Meron namang mga produkto talagang ganito na approved, kumbaga ng mga profesional at ng mga doktor. Importante lang ay gumamit ng mga produkto. Number one, may FDA accreditation. Number two, na ito ay nirekomenda ng inyong healthcare professional. Kasi kung kunyari bibili na lang kayo online basta-basta o kaya yung makikita nyo sa daan, tapos iinumin nyo ito, unang-una, hindi nyo alam kung tunay ba itong gamot na to. Pangalawa, hindi nyo rin alam kung ano ba ang magiging epekto nito sa inyong katawan. So, kailangan meron talagang gabay ng doktor bago kayo gumamit o kaya uminom ng itong mga sex enhancers na tinatawag natin. At para naman daw sa mga magulang dyan, dahil online na ang bentahan ng ganitong mga produkto, dapat mas bantayan daw ang ating mga anak dahil kahit anong oras, maaaring sumulpot ang mga patalastas na hindi angkop sa isang minor de edad. Kung nagiging curious kayo ang mga magulang tungkol sa mga ganitong bagay at sinesearch ito sa Google, siguro importante na huwag itong ipakita sa kanilang mga anak. Kung yung mga anak nila gumagamit ng gadget nila, mas okay na i-on nila ang mga privacy settings o kaya ang parental control para hindi makita ng mga bata itong mga age inappropriate ads at hindi sila ma-curious dito at sila yung mag-explore sa sarili nila. Kung meron namang nakita ang mga bata, kailangan ay maging comfortable ang mga magulang na i-explain ito sa kanilang mga anak. Kapag may reklamo o mga katanungan sa kahit anong produkto, may mga paraan para makontakt ang FDA. Hindi masama ang humanap ng solusyon kung nagdudulot na ng problema sa relasyon at kumpiyansa sa sarili ang matabang at nanlalamig na sex life. Pero paalala ng mga eksperto at otoridad, siguraduhing ligtas ang mga ito. Dahil baka kalaunan, magdulot pa ito ng mas malaking problema.
Ako si Mark Salazar kasama sa Iisang Brigada.